Bay, nakakalito. Ang daming pipilapan na. Anak ng patay. Magulo pa sa buhol. May Red Cross. May One Health Pass. Tapos depende pa kung saan airport ka babagsak pala. Philippine Airlines. Depende pa kung anong airlines mo pa. Anak ng pating. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, Nonoy TV. Bali, ang susunod ko pong i-share na video is kung paano mag-register sa One Health Pass. Ayan po, bagong guidelines na naman po to na magre-register tayo. Bali, ito po yung kapalit ng Balik Pinas. Binago na naman po nila. Pero halos parehas din lang ng procedure. At kung nakaregister na po kayo sa Balik Pinas, okay lang po yun. At kung nakaregister na po kayo sa Balik Pinas, okay lang po yun. May option naman po doon na pwede nyo pong ilagay yung QR code nyo. Kahit hindi na po kayo gumawa nito. Pero kung hindi pa po kayo nakaka-register sa Balik Pinas, dumirekta na lang po kayo sa One Health Pass. Yan, marami pong guidelines na nadadagdag sa mga uwi po ngayon. Depende pa po sa airlines. At ayan, katulad po, dito po sa... Mag-like din po kayo dito sa page ng Storya ni Juan. Marami po kayong makukuha ng informasyon, lalo po sa mga FW. Shoutout nga po pala sa Storya ni Juan. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Naabisabuhan po ang bat FW na sasakay ng Philippine Airlines. Sapal po ito ah. Yan, ECIF, Red Cross, One Health Pass, at kung saan po kayo bababa. Kung saan po yung arrival nyo sa Clark. Cebu, meron din po silang ibang registration doon. Tingnan nyo na lang po doon sa guidelines nila. Bali, sa Saudi yan naman po, ganun din. ECIF saka One Health Pass din. Kaya maganda po mag-register po kayo. At kailangan po pala talaga mag-register po kayo dyan. Meron po ako video dati na pag-register sa ECIF Red Cross. Bali, ang tuturo ko naman po ngayon is sa One Health Pass. Okay, simulan na po natin. Andyan po yung link. Lalagay ko din po sa description yung link para sa One Health Pass. Punta lang kayong Google pag hindi nyo po na yung ano. Type nyo lang po dyan, One Health Pass. Yan na po yung pinakaunahan. Click nyo po yan. Yan po yung BO, yung nakalagay po doon, BOQ. Bureau of Quarantine. Ito po yung bagong website nila. Click nyo yung registration. As yan, paalala, tamang information lang. Click mo lang yung okay. Halos parehas lang po yan sa Balik Pinas. Ganon din po yung mga information na ilalagay nyo. Lahat po ng may mga asterisk, yun po yung sasagutan. Ayan, yan po yung mga details. Sagutan nyo lang po yan. Sasagutan po natin para po sa... pagano po ng video para meron po kayong idea. Huwag nyo po siyang ibaback kasi once na ibaback nyo, balik na naman po kayo sa simula. Pagpupunta po kayo sa ibang page, kunyari may bubuksan po kayo na na ibang naka-open na apps, dyan lang po kayo pupunta. O kaya sa home nyo lang, huwag nyo lang ibaback siya. Okay, simulan natin. Ayan. Pilapan nyo lang yung mga details dyan. Pag nasa birth date na kayo, click nyo yung calendar. Tapos yan yung year. I-delete nyo lang. Tapos enter nyo po yung taon nyo. Tapos sa month, select nyo lang yan.
tapos yung araw. Lalabas na po yung pinaka-age nyo dyan. Sex, civil status, nationality. Yung PhilHealth number, pagka hindi nyo po alam, not applicable na lang, N/N na lang. Passport number. Cellphone number. Email. Occupation, hindi naman naka-asterisk yan. Tapos yung relation. Name of next kin. Kamag-anak nyo po yan, asawa, or depende po sa inyo. Contact number, address. Yan, pag nasa residence details na po kayo, turn nyo lang po dyan. Street. Yan sa region. Pag kinlik nyo po yan, kung saan po kayong region, NCR po ako, i-click po yan. As province. Yung Malabon po is 3rd district. Hindi nyo na po siya itatype. As municipality. Ayan. Magsiselect na lang po kayo dyan. Ayan. Pagtapos na po yung residence details, scroll nyo lang po. Pag nandyan na, may home destination, same as the above, parehas na address, check nyo lang po yung box na yan para hindi na po kayo ulit mag-fill up. Ayan, travel details naman po. Saan po kayo galing na bansa? Scroll nyo lang yan, wala po kasing type eh. Tapos yung city, yan, type. Kung saan po kayong arrival nyo, check nyo na lang po sa ticket nyo. Automatic lalagay na po yan eh. Tapos yung flight. Sorry, yung airline. Yan. Yan po yung flight. Tapos date of departure. Kung kailan po yung alis nyo. Yung inclusive travel dates, yung departure yan, saka arrival. Hindi ko po alam. Ano nyo na lang po. Ano nyo lang yan. Siyempre, passenger po. Ito na po tayo sa type of traveler. Yeah, maraming pong page yan. Mababa po yan. Kaya po kayong mainip. Tsagaan nyo lang po. 5W. Yan, documented. Land base. Kung magbabakasyon lang po kayo dyan or exit, pili na lang po kayo dyan. Yan, para po yan sa non-OFW. Yan sa quarantine hotel, hindi naman po natin alam. Sila na po bahala dyan. Are you availing of government ex-go? No, na lang, no po yan. Yan po tayo exempted eh. And sa employer employment details, wala naman pong asterisk yan. Okay na yan. Hindi na po yan. Tingnan natin kung tatanggapin. I-skip lang po natin. Dito po. Ayan, kung nakapagbabakuna na po kayo. Kung hindi pa, no. Pero kung meron na, ayan. Date of first dose. Check nyo lang po yung... Kaya kailangan po, meron rin po kayong na-download nyo na po yung kopya ng vaccine information nyo. Meron po kayong soft copy at hard copy para... Saka maganda po, bago nyo po siya fill up itong one pass, isulat nyo na po yung mga details para tuloy-tuloy na po yung pag fill up nyo. Hindi na po kayo babalik. Lahat po ng information, i-ready nyo na po siya. At mag-ready na rin po kayo ng mga dokumento sa cellphone nyo. Picturean nyo na po siya ng malinaw. Kasi kailangan nyo po siya, isi-send po natin, makikita nyo po mamaya.
So date of first dose, check ko sa akin kasi nakalimutan ko eh. Check ko na lang sa tawakan ako. Si ate ko pala, sorry. Yan, makikita nyo po yan sa medical report pag nag-open po kayo ng si ate nyo. Hindi ko pa pala ito na-download eh. Andiyan po yung details. First dose, saka second dose, saka batch number at vaccine type. Dito po tayo sa English. Balik na po tayo dun sa one pass. Huwag nyo po siyang ibabak. Tama ba yung date? April 24. Yun. Lagay nyo lang po kung ano po yung brand. As yung batch number, andun din po yun siya. Yan po yung batch number. EX2294. Yan, wala naman pong asterisk yan. Okay na yan. Test country. Ganun naman. Yan, lalabas kung saan po kayong lugar. Okay na yan, wala naman po yung ano eh. Tapos contact number nyo. Yung adverse events, yan po yung mga side effect, kung ano yung mga naramdaman. Inon nyo na lang po. Para hindi na po kayo mag-fill up ng mga ano. Tapos yan po, second dose po ulit. Yes na naman. Same po ng ano, kung kailan po yung date. Name ng vaccine. Tapos batch number po ulit. Doon po ulit. B8115BA. Inan nyo po ulit yan. Ayan po, pag nandyan na po sa upload vaccine card certificate, screenshot nyo na lang po yung files. Kasi JPEG lang po yung tinatanggap nila. Hindi po tumatanggap ng mga PDF. Mas maganda po yung screenshot na lang. Ayan, so punta na po tayo sa Yati. Ayan, screenshot na lang po natin siya. Mas balik na po tayo sa OnePass. Choose file, tapos files. Yan, hanapin nyo lang po yung screenshot na folder. Ayan, sa unahan pala. Click nyo lang yan. Kasi yung PDF kanina hindi tinanggap eh. Ayan, mas maganda po screenshot na lang po pala. Ayan na po siya. Ayan po, pag nandito naman po tayo sa upload proof of employment. Ayan. Yung sa balik Pinas, wala po ito eh. Ang dami po palang page. Ayan. Abali kahit isang file lang po ang isend natin. Andyan po siya. OEC, OWA membership, saka visa. Ayan po yung mga pwede nyong isend. So, ang gagamitin po natin is OWA membership.
Kaya maganda rin po active po yung OWA natin. O kahit yung visa po kung nasa inyo na po. Pero ang gagamitin ko po is OWA. Buksan ko lang yung OWA ko. Ayan. Dito tayo sa e-card. And screenshot ko lang to. Yan po yung gagamitin ko. Balik na po tayo doon. Choose file. As files po ulit. Ayan yung screenshot ko po. Ayan, tinanggap naman po siya. Kayo na pong bahala kung ano. Yan, isang files lang. Okay lang po. Ayan, yung sinasabi ko kanina. Kailangan meron na po kayong record sa mga mobile nyo. I-click nyo po ulit yan. Choose file. Hanapin nyo naman po yung... yung passport nyo kung saan po nakalagay. Ayan. Ayan, malapit na po kayo. Patapos na po yan. Ayan na po. I-check nyo lang yung box na yan. Tapos, I'm not a robot. Marami po. Kaya maging... tapos, submit nyo na. Hintayin nyo lang po kung ano pong lalabas dyan. Ayan, success na po. Yan po yung transaction number nyo. Ayan, tapos pag tapos na po sa One Health Pass, pwede na po kayo mag-proceed to sa ECIF kung di pa po kayo nakapag-register. Screenshot nyo lang po yan yung transaction number nyo. Kailangan nyo po yan. Magkakaroon rin po naman ng record dyan sa email. Magsasend po siguro dun. Screenshot na po natin para meron po tayong record. Ayan, ganoon lang po pag-register sa One Health Pass. Sana po makatulong. Maraming salamat.